Hello guys! Welcome sa YouTube channel ng Biz Water Technologies at andito ako ngayon sa San Blas Villasis, Pangasinan upang i-feature ang aming single membrane purified water station business package. Halika at itutour ko kayo sa kung anong meron sa machine at kung paano ito gumagana. So tara! Magsimula tayo dito sa ating source water. So ang source water nila ay deep well. So galing sa deep well, dadaan sa unang filter, which is number 10 micron filter na 20 inch ang haba, bago siya pumasok sa ating raw water storage tank. So bakit kami naglalagay ng SL20 na filter dito bago pumasok ng storage tank? So isa yun sa pinakamahalaga pagdating sa source water, kasi kung titignan mo yung source water natin, hindi pa siya na-filter. So, pag pinapasok mo to agad dito sa iyong tangke, mag-accumulate yung dumi dyan na mahirap linisin. Kaya tayo naglalagay ng 10 micron filter. Okay. After pagpasok dito sa ating raw water storage tank, diretso yung ating tubig dun sa ating booster pump na 1.5 HP na booster pump with automatic pump control. So, yan yung automatic pump control natin na ang gamit niya is to limit yung pressure na nandito sa ating FRP. Nang sa ganon, hindi mag-exceed. Kapag nag-exceed, magkakaroon tayo ng problem sa machine. Kaya tayo may automatic pump control. Okay, so, punta tayo sa stage 1 ng ating purification process, which is yung ating multimedia. Nandito yung ating anthracite, carbon, and water softener. So dito, ang gamit na ito, anthracite, nagpifilter ng putik buhangin tsaka maliliit na sediment sa tubig. Kaya ang texture na ito sa loob, durog. Dito naman sa carbon natin, mas malalaki yung grains niya. Bakit? Ang gamit niya is to remove lasa ng tubig na pangit, kulay ng tubig na hindi kaaya-aya, amoy ng tubig, yun po yung inaalis ng ating carbon filter. Okay? Dito naman, sa ating water softener. So yung water softener natin ay pampalis ng hardness ng tubig. So pag deep well, meron yung instances na mataas ang hardness ng tubig. So para maalis yon, gagamitan natin siya ng water softener. Na sa ganun, pag iinumin mo yung tubig mo, maganda yung quality at masarap. Kaya natin nilalagyan ng water softener. So, yung mga yan, ang tawag po dyan sa lahat ng yan ay multimedia beds. Ayan, tatlong yan po. Okay, after ng ating multimedia, dadaan siya sa maliit na butas na filter. So, yung mga nakalusot dyan, pupunta ngayon sa ating filter, 1 tsaka 5 micron filter. So, ang gamit nyan, to remove sediment sa tubig. So, kanina, hindi ko na-discuss, meron tayong gadgets dito sa machine natin na pag barado tong ating mga multimedia, makikita mo siya dito sa iyong pressure gauges. Ayan. So, pressure gauge para sa anthracite, pressure gauge para sa carbon, pressure gauge para sa water softener. Para in case man na may clog dito sa ating machine, madidistinguish natin kung saan dito sa tatlo ang may problema. So, yun po yung gamit ng ating pressure gauge. Okay? So, yung diniscuss ko kanina, from dito hanggang dito, yan po yung ating pre-filtration. Stage 1 ng ating purified. So, ang stages lang po ng purified natin ay 4 stages lang. Andyan yung ating pre-filter, reverse osmosis, post-filtration, at saka ultraviolet water sterilization. So, ano ba yung gamit ng ating reverse osmosis membrane? So, yung membrane natin, ang gamit niya is to remove yung scaling sa tubig at saka yung mineral content sa tubig. Kasi yung product natin is purified. So, stage 3,
ng ating purification process is post-filtration. After dito, pupunta yung tubig natin doon sa ating product water tank. Ayan. So, ito yung ating product water tank. So, bago pumunta ng product water tank, makikita nyo, yung motor na ginagamit natin sa single membrane pa lang ay ayan, vertical pump. Yan po ang tamang standard pagdating sa motor, sa purified machine. Yung iba kasi naglalagay sila ng motor dyan na hindi tama yung pressure niya pagdating sa membrane. Kaya ang tendency, nagkakaroon ng clogging dito, bumababa yung lifespan ng iyong membrane. Pag maling motor yung nakalagay sa iyong purified water machine. So bago sa ating membrane, itutulak ng ating vertical pump yung tubig papunta dito sa ating purified water tank. So ang laman nito, purified water. Okay? Kung makikita nyo dito sa taas niya, merong gray dito, dalawang gray. Yung isa ay para sa high-level water sensor, yung isa para sa low-level water sensor natin. Meaning, pag mababa yung tubig, madedetect ng machine natin, magkakarga siya na ngayon ng purified water dito. Pag puno yung storage tank natin hanggang dito, titigil, umandar yung machine mo. So, yun po yung gamit ng ating sensor dito sa ating purified water tank. Okay, purified water na yung nandito. Saan siya pupunta after dito sa purified water tank natin? So dito, na-filter na natin lahat ng sediments, lahat ng dumi na nasa tubig, pero hindi pa natin siya nai-enhance yung tubig natin. So dyan napapasok yung ating stage 3, which is yung ating post-filtration. Ito. Ayan. So yung apat na filter housing dito, ang laman niyan sa loob, filters plus carbon filter dito na 20 inch. Ngayon ang gamit niyan to enhance flavor and then to remove sediments. So yung mga nakalusot dito sa ating machine, kung may nakalusot man doon sa ating purified water tank, masasala dito and then may enhance yung lasa niya. So yun po yung gamit ng ating post filtration. So naalis ko na lahat ng sediments. Ano pa yung hindi ko naalis? Diyan papasok yung ating stage 4, which is yung ultraviolet water sterilizer natin. So sa loob niyan, meron po tayong ultraviolet light sa loob. Ayan. Meron po siyang ilaw sa loob. Na ang gamit niyan, pagdaan ng tubig natin dito, pagdaan niya diyan, may ilawan yung tubig ng radiation light. Lahat ng bakterya na nasa tubig mo, mamamatay. Kaya po tayo gumagamit niyan. Ang sa ganun, pag magbebenta ka sa market, sigurado ka sa quality ng iyong purified water. So ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano paganahin yung ating purified water machine. Ayan. So dito, sa ating control system, andito yung latest model namin. So 2021 model na machine with reverse osmosis controller. Ayan. Kung makikita nyo dito, sa panel pa lang, meron tayong buttons for feed pump, high pressure pump, and product pump. Then UV light. So pag inon mo to, makikita mo yung indicator niya agad kung saan yung naka-on. Yan. Pag inon ko yung UV, iilaw yung on indicators ng UV natin. Dito naman sa ating trip, pag nagka-problem yung ating mga motor, automatic siyang iilaw dito and then titigil yung process ng iyong machine. Hindi siya aandar. Alam mo na kung saan yung may problema, na yun yung ipifix natin. Kaya tayo mayroong mga indicators para sa motor. Okay? Dito, low-level product tank. Pag yung product storage tank natin, ito, ay walang laman, may indicator doon para malaman mong empty na yung product water tank mo. Iilaw itong low-level product tank mo. Dito naman, sa ating reverse osmosis controller, meron ditong product tank full, kung makikita nyo. Pag puno yung product water tank natin, iilaw po dyan. Flashing. Before mag-start yung ating machine, magpa-flashing muna siya to remove yung mga na-stuck na tubig dito sa ating tubo. Saka siya gagawa ng purified. Kaya ito sa flashing natin, meron tayong 30 seconds dyan bago siya mag-start, mag-on, itong high pressure pump natin.
Ayan. Magka-countdown siya ng 30 seconds. Ayan. Diba? 30 seconds countdown before mag-on yung ating high pressure pump. So, yun po yung gamit niyan. Okay. Low pressure. Yung low pressure natin, kapag walang mahigop na tubig yung ating high pressure pump, automatic na iilaw yung low pressure. Ayan. Naka-on na yung ating high pressure pump. Ayan. Naka-on. Ngayon, subukan natin i-imagine na nasira yung isang motor ko, yung feed pump ko. Anong mangyayari? Ayan. Umilaw yung low pressure kasi hindi siya makahigop ng tubig sa ating machine. Kaya namatay yung machine nyo. Yun po yung gamit niya. Na-testing na natin lahat ng features niya. Ano pa ba yung meron dito sa ating reverse osmosis controller? So, another feature dito sa ating reverse osmosis controller is yung TDS ng tubig. Yung TDS ng tubig natin, kailangan yun sa monthly testing ng ating purified water. That's why, pinaka-importante na ginawa naming feature sa aming machine, yung TDS. Built-in TDS meter. Kaya pag gumagawa ka ng purified, automatic mo na siyang makikita dito. I-check po natin kung ano yung TDS ng ating machine. Antayin lang po natin mag-settle. So, ang TDS po ng kanyang tubig dito sa kanyang purified machine ay 1. Diba? Napakaganda. Kasi ang requirement pagdating sa TDS dito sa atin ay 10 TDS below. So, makikita nyo, TDS ng machine ng Bizwater ay 1. Kasi maganda at standard yung ginagamit naming machine pagdating sa tubig. Kaya po ganyan ang result. Ngayon, subukan natin mag-refill ng tubig. So, paano ba ang gagawin ko pag mag-start akong mag-refill ng tubig ko? So, una yung gagawin ay ito. Pag pinindot nyo ito tsaka ito, ibig sabihin yan, gumagawa ka ng purified water dito. Pag inon mo yung feed pump at saka yung high pressure pump, magkakarga na siya ng purified water dito sa product tank mo. So pag inon ko yung product pump at saka yung UV light, pwede na akong magkarga ng galon dito. So ibig sabihin, ito, may tubig na to. And so pag maghuhugas ako ng galon, ito yung pre-wash natin. So, yung mga galon natin na galing labas, huhugasan mo muna siya dito. After mong mahugasan dito, babanlawan mo siya gamit yung purified water. Sasabunin mo yung galon and then babanlawan mo siya dito sa ating jet wash. Ayan. So, pressurize yan para mabanlawan ng maigi yung nasa loob ng ating galon. So, kung makikita nyo, yung sink nila stainless na. Depende na po yan sa inyo, personal preference nyo na yan kung ano yung gusto nyong design ng inyong water station. Maganda rin po yung ganitong style ng sink. Kasi mas madali siyang i-install, babagay siya dun sa yung purified water station machine. Yun lang po yung topic natin for today. If you have questions regarding water station business, PM nyo lang kami sa aming Facebook page at facebook.com/bizwater, or you can check our website at www.bizwaterph.com. So, yun po yung aming mga social media links. Yun lang po yung topic natin for today. Maraming salamat, mga katubig. See you guys in the next episode.